Hey guys, welcome back to my channel. So, meron naman tayong bagong langis. Gusto ko subukan tong brand na to eh. So, paano ba natin malalaman kung peke o original ang ating nabiling langis? Kung mapansin nyo, sa kanyang takip, meron siyang sticker. So, nandyan yung kanyang QR code. Tsaka yung kanyang serial number. So, kailangan natin mag-download ng isang application na makakabasa dito sa QR code. And then, itong ating gear oil, ganun din, meron din siyang QR code. So, nandyan sa harap. Yan guys, oh. So, babasahin din natin yung mamaya. So, mag-download tayo ng application sa ating phone. Punta lang tayo sa Play Store para sa ating Android phone. So, i-type nyo lang QR and barcode scanner. So, install nyo lang. And then, after the installation, i-open natin. So, ayan. Pagka-open, check nyo lang yung allow. And then, ayan guys. Scan na natin. And then, ayan. Ang bilis. So, may lalabas na link. So, punta lang natin yung link na yan. I-click lang natin yung link na yan. And then, antayin lang natin. Yan, lumabas na yung mismong produkto na in-order natin. Yung MOTUL Scooter 40, 10W40. So, nandyan yung kanyang serial number. Kung makikita nyo, kapares na kapares yan nung sticker na nasa type ng ating bote. No? So, yan, nandyan yung mga product information. Yung oil recommendation. Tsaka find a dealer, nandyan din. So, meron ding ano dyan. Ha? Kung paano sila makatulong sa inyo, meron ding portion dyan. Yan. So, madami yan guys. Ang haba niya, mga 20 pages yan. And then, may papakita ko sa inyo yung sa likod niya. Meron siyang sticker. Yan guys. Oh. So, ganun yung original na MOTUL engine oil. And then, ito namang gear oil. In-scan natin. So, ganun pa rin. I-click lang natin yung link. Yan. Lalabas yung mga product information. So, huwag natin patagalin pa. Magpalit na tayo ng langis. Yan na natin mga tools. Yan, yung ating ratchet, socket wrench, ating embudo, yung ating tabo para sa ating gear oil, cutter, tapos yung ating planggana para sa engine oil. Siyempre yung basahan, pamunas natin. No, so punta tayo kay Broom Broom. So andito na tayo kay Broom Broom. So ayan yung ating oil plug, tanggalin na natin. So kailangan natin ng 17mm na socket wrench. So ayan, tinanggal na natin. So itago lang natin tong strainer, yung spring, yung o-ring at yung drain plug. So ayan guys, no. So buksan natin yung takip ng ating salinan ng langis para makadrain tayo ng mabilis. So, dito naman tayo sa may gear oil. So, yung drain plug niya, tanggalin natin sa pamamagitan ng 12mm na socket wrench. Yan guys, so, malinaw pa yung langis natin. And then, buksan natin yung takip sa ibabaw yung salinan para mabilis na mag-drain. Yan guys, so, may mga konting latak siya. So, ibalik natin ating oil plug. So, iwasin yung magkabaligtad. Una yung strainer, sumadyo yung spring, then yung o-ring, then yung oil plug. Pag mag-change oil kayo guys, iwasan yung mainit yung inyong makina para maiwasan natin yung pagka-lostred ng ating mga plug. So, yan. Alali lang ang paghigpit natin dyan. Pinaagap nyan is yung o-ring na hindi pa lumalapat. So, huwag natin pakahigpitan, baka malustrad yung ating oil plug. So, ayan. Okay na yan. So, ito naman yung pagsali ng langis. So, kung gusto nyo mapanood guys ng mas mabagal to, meron akong unang vlog. Sa unang vlog ko, meron akong change oil at gear oil. No, so, doon yung mapanood ng buo yan. So, ang ginamit ko naman nun is Shell Advance.
So tapos na tayo mag-shallin ng engine oil. So dito naman tayo sa gear oil. So i-bearing natin yung plug. So ganoon din pag higpit, pag masyado mahigpit. So alalay lang para hindi tayo malostredan ng tornilyo. So ayan. Yung ito na, sasalin natin ating gear oil. So kilat natin ng pahilis para mabilis ang pagsali ng langis. After nyan, syempre mag-recycle tayo para hindi nagkalat yung ating langis at may tabi natin na maayos. So guys, dito ko natatapusin ang aking vlog. Sana'y nakatulong sa inyo ang video ito kung paano natin malalaman kung peke o original ang ating nabiling langis. So original man ang nabili natin langis, sana regular tayo nagpapalit para hindi naman masayang yung langis at baka masira pa yung ating makina. Hanggang dito lang guys, ingat tayo lagi sa pagdadrive. God bless. Bye bye.